What's up mga kagitarista? Ayun, pasensya na, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video. So, since nandito na tayo, ang ituturo ko ngayong kanta ay ang Anino by Wolfgang. Yun, so medyo madami-daming nag-request nito. Pero bago tayo tumalun doon, naisipan ko lang na magbigay ng isang set ng strings. Siguro yung D'Addario na 10 to 46 yung gauge. So, paano ako pipili? Naisip ko doon na lang sa Facebook page. Ipopost ko yung link ng video na to, then doon kayo mag-comment. Doon ako pipili ng mga i-raffle, yung mga magka-comment doon. So, doon ko na rin i-announce kung sino yung mananalo. So, isa lang ha. Isa lang muna yung pipiliin ko. Yun, bilang pasasalamat doon sa mga patuloy na sumusuporta and doon na rin sa mga bagong subscribers. And doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please make sure to click that subscribe button and that notification bell na rin. Okay, so alright. Start na tayo. Zoom in ko na and start na. Okay, so start tayo by tuning our guitar. So ang tuning ng guitar natin is 1 fret lower than the standard or half note lower than the standard. So imbis na E, naka E flat yung tunog natin. So, ito yung E ko. Alright, so kung nakapag-tune na kayo ng guitar nyo, start na tayo sa intro. So, sa intro, ang chord pattern na ginamit niya is A minor, G, and D. So, pwedeng A minor, G, D, or yung D rito. Okay. So, ganito ginawa niya sa intro. A minor, 5th string, 4th string, 1st string, and 3rd string. So, ganito. Next, G. Siya, 4th string 9th fret, 3rd string 7th fret, and 2nd string 8th fret. Then D. Okay, so yun yung first line ng intro. I think 4 lines to eh. So next, 2nd line. So, yung huling string na kinalabit niya is 2nd string instead of 3rd string. So, yung una kasi, di ba, ganito. So, yung pangalawa, ganito. Tapos, G, ganun pa rin. Tapos, D. So, pwede rito, yung D na to. So, yung dito, pwedeng ito rin yun. Okay, so yung iba-ibang pattern nung D, no? Kung saan kayo komportable. Yun, pwede rin. Pwede rin dito. Okay. So next, third line. D ulit. So, pwede rin dito. Then, fourth line, yung A minor niya, ganito na yung pagkakalabit niya sa string. Pababa na siya hanggang second string. Tapos,
ito yung parang nag-overlap siya. So yung D na ginawa niya rito is kasabay ito. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, pagka isang gitarista lang, so, dun tayo, dun sa nag-overlap. So, ito yung kukunin natin. So, from here. Alright, so, tapos na tayo sa intro, jump na tayo sa verse. So, yung first verse, ang chord pattern niya is A, yung pa rin, parang yung intro. A minor, G, and D. So, yun yung first line, then yung second line. Then yung D niya. Okay. So, dito sa 6th string, 10th fret, then 5th string, 9th fret, and 4th string, 10th fret. So, yun yung second line. Tapos, third line, balik ulit sa dati. So, kung napansin nyo, yung A minor natin, dun sa first, second, and third line, hindi siya umabot dun sa first string. So, dito sa fourth line, balik na dun sa parang intro. Then G. Then D. Okay, so after ng first verse, doon na tayo sa yung pre-chorus or pwede nating tawaging refrain. So yung chord pattern niya is first A suspended, and D. Magyayin lang ng konting sundot. Alright, so after that, jump na tayo sa chorus. So, yung chords ng chorus natin is A minor, then G, balik sa A minor, G, C, tapos D. Then, balik sa A minor. D. So, kung napansin niya, iba-iba yung D na ginamit ko. Pwede yun kahit dito. So, tulad ng sinabi ko kanina, nasa sa inyo kung saan kayo komportable. Pero yun yung chord pattern niya. A minor, G, A minor, G, C, D. Alright, so right after the first chorus, meron tayong break doon. So, ang chord pattern is A minor. And D. Yun, so, two times mo siya gagawin. Yun actually yung rhythm part niya. Pero may ginawa siyang solo ron. So, pagpasok ng A minor, so, ito siya. Doon sa 5th string, mag-slide ka up to 7th fret. Then, 4th string, 5th fret. 3rd string, 7th fret, dalawang beses. Then, 2nd string, 7th fret, bend mo siya.
Next, gawin mo to. First string, 13th fret, bend mo siya. Then, first string, 12th fret, and 10th fret. Tapos, so from here, next, ito. So, ito siya. Third string, 11th fret. Bend mo siya, mga half lang. Balik. Then, punta sa 9th fret. Then, 4th string, 12th fret. 10th fret. Then, 5th string, 12th fret. 10th fret, 9th fret, then 6th string, 10th fret, 8th fret, then 10th fret slide papunta sa 12. So, ganun. So, ito ah. So, ito yung buo niya. Alright, so next natin is second verse. So yung second verse niya, iba yung chord pattern niya dun sa first verse. So yung second verse, ano na lang siya? A minor. And D. Okay, so after nung second verse na A minor and D, hindi katulad nung first verse no, na A minor meron pang G bago mag D. So ulitin ko, second verse A minor and D na lang siya. So, lalagyan nyo lang ng konting sundot yung A minor. Okay. So, after nung second verse, balik na tayo dun sa tinawag nating refrain. So, yung chord pattern natin kanina. Okay. So, after nung refrain, dun na tayo sa second chorus na. Alright, so second chorus na tayo. So sa second chorus, pareho rin siya nung first chorus. Ang kinaibahan lang is twice natin siya gagawin. So parang dodoblin lang natin siya. So yun pa rin, A minor, G, A minor, G, C, D. Bago natin siya ulitin, meron tayong pattern na ginawa ganito. So, ito siya. Yung 5th string slide natin up to 6th fret. Then, 6th string, 5th fret, 3rd fret, and balik sa 5th fret. Tapos, balik na rin sa chorus.
Alright, so sa dulo nung chorus na yon, nung second chorus, yung huling-huling niya. May gagawin tayong ganon. So ito siya, fifth string, fifth fret, slide nyo papuntang seventh fret. Tapos fourth string, fifth fret, balik sa fifth string, seventh fret, and fifth fret. Then, punta na sa C. Okay. So, sa C tayo. Then, C, B flat, F, G. Tapos, C ulit. Pattern. Pangalawang pattern, balik ulit doon. C, C, D flat, F, G, tapos C ulit. C, D flat. So, yun yung pangalawang pattern. So, kung kanina, natapos tayo sa F. This time, second pattern, matatapos tayo sa B flat. So, ulitin lang natin ulit siya. Okay, so yun actually yung pinaka-bridge natin. So, right after nung bridge, punta na tayo dun sa guitar solo or yung ad-lib. So, yung rhythm part nun is E, power chord tayo E, tapos D, G, alright, so papakita ko na lang sa inyo kung paano ginawa yung guitar solo, and after that, uulitin ko siya ng mabagal para masundan nyo. Okay, so ganito siya. Okay, so ito siya sa mabagal. Okay, so yung huling ginawa ko, itong second string, 10th fret, i-bend nyo siya. Tapos, itap nyo yung 14th fret.
pinangtatap ko yung pick para mas matunog siya. So parang yung ginagawa ni Randy Rhoads. Alright, so after ng guitar solo, may ginawa siyang ganito. So tawagin natin siyang interlude. So 4 times niya ginawa yon. So ito yung chord niya. Ano ba to? E flat, then A, then G. Then, punta ka rito sa C sharp, papunta sa C sharp, D, and E flat. Parang ganun. Tapos A. So, yun siya. So, pwede niyong gawin doon yung ganito lang, yung pinaka mga root note niya. Mas solid lang kasi pag yung power chord ginamit natin. Okay, so after nung interlude, balik na ulit sa chorus. So this time, ulitin lang natin yung ginawa natin do sa second chorus. So parang doble rin siya. Okay, so dun nga pala sa last chorus natin, no? Meron lang akong naririnig na may ginagawa siyang ganito. So parang dun sa part nung D. Yun. So hulihin nyo lang kung saan part dun ginawa. Pwede rin namang hindi niya nalagyan ng gano'n since isang gitarista lang naman talaga kadalasan pag Wolfgang. Okay, so after nito, outro na tayo. Alright, so outro na tayo. So sa outro, gagawin lang natin yung ginawa natin sa interlude. Alright, so yun na yun. So I'm sure madali nyo naman mabubuo itong kanta na to. Kayang-kaya nyo to. So tulad nga nung tip ko sa inyo lagi, lagi ko sinasabi na balik-balikan nyo lang tong video na to kung saan part kayo nalilito para mabilis nyo mabuo. Okay, so reminder ulit dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please make sure to click that subscribe button and that notification bell. And dun sa paraffle natin, abangan nyo lang dun sa Facebook kung sino yung mananalo, doon ko i-announce. Okay, so alright.